Camping. Miyembro ako ng Boy Scout nung bata pa ako, pero never kong naranasan mag-camping. At ngayong matanda na ako, tutuparin ko na ang matagal ko ng pangarap, camping. Kaya nag-decide kami ni Commissioner na pumunta sa Calatagan, sa Ednas, para subukan yung car camping. Bakit nga ba sa Ednas? Kasi mahilig yan sa beach at saka syempre may car camping. Ano? Sama kayo? Ano ba ang mga naging konsiderasyon namin bakit Ednas Calatagan campsite ang pinili namin as our first campsite? Una kasi malapit yan sa amin. Das Marinas lang kami, tapos yung Calatagan, 2 oras lang. Kaya yun yung una naming konsiderasyon kung bakit Ednas yung pinili namin. At ang second consideration namin, 2-in-1 na siya. Meron na siyang beach, tapos meron na rin campsite. Ibig sabihin, paglabas mo ng tent, dagat pa kagad. At yung pangatlo naming consideration, nakabase doon sa review. Siyempre, hindi namin alam yung pupuntahan namin . Kaya pumunta kami sa mga review sa internet at nakita naman namin na sinasabi nila na maganda, malinis at saka safe. Ngayon, susubukan natin as first time campers kung paano mag-pitch nitong tent na binili natin sa Decathlon. Sabi nga namin sa inyo, mga first time campers kami. Actually, in totoo, ngayon ko lang ito ipipitch at hindi ko pa ito nasubukan kahit kailan. Kaya bahala na kung anong mangyari mamaya. According doon sa mga napanood ko sa YouTube, ang sabi nila, bago ka mag-pitch ng tent, dapat meron kang ganito, yung sapin. Doon sa lapag, o dito in this case, sa buhangin, para hindi kagad masisira yung tent mo. So ilalatag na natin ito kagad. At eto na nga, pagkatapos ng isa at kalahating oras, buo na rin natin yung tent. At hindi pala talagang madaling buuin yung tent kapag ka ikaw ay first timer. Kaya ito, titingnan natin, magkakaroon tayo ng konting tour dito sa tent natin. Tara! Ito yung nabili natin na tent na Quechua Arpenas 4.1 na pang family. 4.1, 4 kasi pang-apat, tapos 1 kasi merong isang kwarto katulad nito. Kaya kung titingnan nyo, papasok kayo dito, makikita niyo yung headspace niya. Mataas, no? So, yung 5'7", so mataas siya. Kaya hindi na kayo yuyuko kapag ka ito yung ginamit niyo na tent. And also, makikita niyo na double layer siya doon sa taas.
para hindi magmo-moist. Pag nag-moist yan, hindi tutulo doon sa baba. And maganda dito, meron tong bintana. Ito yan, no? Yan. So, meron siyang hook. Nakikita niyo yung hook dito? Yan, ayaw niyang matanggal. Yan, yung kanyang bintana ay plastic. Para makita niyo kung ano ang nangyayari doon sa labas. Yan. So, ayan yung bintana niya. Ito yung parang ni-research ko pa to, no? Ang tawag dito is vestibule. Parang some sort of an entrance doon sa isang room or isang lugar. No, vestibule ang tawag dito. So, maganda yung vestibule niya. Pwede kayong tumambay rito kapag halimbawa umuulan, hindi kayo mumroblema. At kasya dito, siguro mga 4 hanggang 5. And tingnan nyo yung room. Pasok tayo doon sa room namin. At makikita nyo yung room. Ito yung room. Ayan. So, queen size ito, supposedly. Ayan, queen size. So, kasya kaming dalawa rito. Yun nga lang, kapag kasama na yung mga bata, mukhang kulang. Kailangan natin magdagdag pag kasama na yung 3 bata. At mukhang 4 sila rito, ako doon sa labas. At maganda rito, meron ding para sa ventilation. And meron kayong mga bulsa rito. Ayan. Na pwede nyong paglagyan ng mga cellphone, for example, o kung ano mang gamit na gusto nyong ilagay. Ito, meron ding mga hook dito para mamayang gabi. Ito yung mga lalagyan namin ng ilaw. Para syempre, meron naman tayong ilaw dito kapag madilim na doon sa labas. So, ito yung room. Ito yung Arpenas 4.1 ni Quechua. So, kung interesado kayo, pwede kayong bumili sa Decathlon. Hindi ako member ng Decathlon o hindi ako may-ari ng Decathlon. Pero sa tingin ko, maganda yung quality nito at tingin ko madalas at maraming beses namin ito magagamit. Okay, so time naman natin mag-relax. Pupunta naman tayo doon sa labas para magluluto naman tayo ng pagkain natin. Tara na! Chismis number 1, sabi nila maganda raw dito. Totoo nga, maganda nga talaga. At ngayong araw na to, hapon na, low tide. Kaya makikita nyo yung pinakadulo, napakalayo ng dulo. Ayun, ayan, yung dulo na yun, hanggang bukong-bukong lang yata yun. Or hanggang binte. Pagkatapos parang nagkaroon na yan ng breakwater doon sa gitna. Kaya napakababaw. At saka kung ganyan kababaw yan, very safe sa mga kids yan. Kaya totoo talaga yung chismis, totoo yung review na sinasabi, maganda raw dito. Yung sand naman dito ay puti, pero huwag kayong mag-expect na kasing pino ng sa Boracay. Pero puti rin naman siya, kaya maganda pa rin. Malayo na kami sa Pangpang pero hanggang binti pa rin yung tubig. Low tide kasi ngayong araw na to o ngayong hapon, pero bukas daw high tide, so malapit doon sa beach pwedeng mag-swimming. Pero dito medyo mukhang hindi ka makakapag-swimming dito dahil punong-puno ng mga ano to eh, mga damo. Eh, mga seagrass ang tawag nila dyan. Pero nandun yung beach at nandito kami. At low tide, kaya mababa ang tubig. And pwede kang magtampisaw dito, yun lang, hindi ka pwedeng lumublob dahil maraming mga seagrass dito. At makikita nyo rito na napakahangin dito sa lugar na to. Kaya pumunta kami rito, may dala kaming electric fan. Mukhang hindi naman namin magagamit yung electric fan namin. Makikita nyo naman siguro doon sa hangin sa t-shirt ko. Halos matutuyo na ito eh. Dahil sa lakas ng hangin dito. Ang sabi sa chismis number 2, ang lugar daw na to malinis. Totoo nga, malinis nga. Kasi ang nakikita ko lang nakalat dito ay mga dahon. Wala kang makikita ng mga plastic o mga papel o ano man kasi parang oras-oras yata may lumilibot dito at nagpupulot ng mga kalat. At pangalawa,
marami silang mga basurahan nasa palibot ng lugar na to. Kaya siguro naman mahiya ka na magkalat dito. Pero number one, malinis siya talaga. Totoo nga yung chismis. Daming mga butas-butas dito. Ayan to, ayan o. Pagkatapos, mayroong mga sumusuot dyan eh. Hindi ko alam kung ano yung mga yon, pero pagka lumalapit ka, sumusuot sila doon sa mga butas. Ayan o, ayun, wala na naman. Sumusuot sila kapag may nakikita sila na parang maliliit na crabs. Hindi ko lang alam kung anong tawag dito eh. Kung alam nyo ito, comment down nyo lang, no? Para malaman din ng iba at saka ako rin kung ano yung mga yan. Kasi hindi ko talaga alam yan eh. Sabihin nila curious na naman ako eh. Abangan natin lumabas. Ito yata yung tinatawag na umang. Tapos ano to yun, parang sumusuot sa shell na maliit. Pagkatapos, binibili namin to dati nung elementary kami. Parang mga piso, isa yata ito kung ako nagkakamali. Ngayon, nagsusulputan sila. Kung nakikita niya dito sa camera, nagsusulputan sila. Tapos, ayan, ang dami nila talaga. Ang dami, ang cute. Nakain kaya to? Kapag nga pala papasok kayo dito sa Ednas, bibigyan kayo ng wristband na katulad nito. Ayan, para ma-identify kung sino yung day tour at saka kung sino yung overnight. Kasi syempre, beach pa rin ito. Pwede makapasok kahit na sino. So, ito yung parang pinaka-identification nila. And ang nakakatuwa dito, kasi nung una, nag-aalala kami, paano pagka maliligo o kaya pupunta doon sa beach, so masisira siya. Surprisingly, hindi siya nasira. So, maganda siya. Dahil naligo na kami lahat-lahat. Eh, ito pa rin, buo pa rin siya, no? Ayan. So, huhubarin natin ito kapag ka, syempre, pauwi na tayo. Pero expect nyo, bibigyan kayo nito pagkapasok nyo pa lang doon sa registration niyo. Meron din silang mga in-offer na katulad ng mga ganito na kabana sa likod ko. Actually, mga single room lang ito eh. Yan, ganyan. Ang presyo nito ay mga nasa 2.5 pataas. Depende sa kung anong package ang kukunin mo. Kasi meron silang package na merong breakfast, for example. So, mas mahal ng konti yon. Pero ang pinaka-basic nila is 2.5. But take note na hindi pa kasama doon yung entrance fee at saka yung parking fee. So you have to pay for those also. And meron din sila dito ang mga container, mga container van. Ito walang bubong. Yung isa meron pero parang hindi ko to nakita doon sa menu o doon sa list na ino-offer nila. So siguro bago ito eh. Baka sa susunod ito na yung i-offer nila. And then meron ding mga kubo na katulad nito, mas malaki. Yan, ito yung isa and air-conditioned siya. At ang range ng kubo nila rito, 4,000 hanggang 8,000 yung pinakamalaki. Pero may mga offer sila na mga promo na mas mura at saka mas marami yung ma-accommodate. And then also dito, makikita nyo yung open kubo ang tawag nila rito. So, depende kung ikaw ay day tour lang o kaya ay overnight stay. Pwede mo itong maupahan ng mga around 2,000 to 3,000. Depende kung day tour or overnight. So, maraming mga narito eh, open kubo. So, kung wala kayong dalang tent, hindi kayo magka-camping, pwedeng ito yung kukunin ninyo. Malaking pamilya na ang pwede rito. Kaya kasi malaki yung open kubo nila eh. Again, hindi pa rin kasama rito yung entrance at saka yung parking. Pagka pumunta kayo dito, wala naman kayong dalang tent halimbawa. Nagpaparent din naman sila ng tent dito. Nag-start yung price ng tent dito ng 750
to as high as 2,700. Depende syempre doon sa laki. Katulad ditong nasa likuran ko, yan, meron silang tent. Pero kung wala, pwede kayo mag-rent. At ito yung mga CR nila. Yan. Ito yung shower area. At saka ito pa, yung shower area din dito. Yan, wala naman tao, kaya pwede nating videohan. At saka, ito yung toilet nila. Yan. So, si Mrs. ay I go out. So, malinis naman. Di ko napapakita sa inyo yung toilet, no? Kasi baka may kumakain habang nanonood nito. Mawala ng gana. Pero, nasilip naman na natin ito. At, definitely malinis naman siya. So, very good yung facility dito sa EDNAS. Chill-chill lang muna kami kasi naantay namin yung sunset. Dito kasi lulubog yung araw. Tinatawag nila na golden hour. Ayan, alam naman natin pagka golden hour, gumaganda yung paligid, naging kulay orange, naging very romantic yung paligid. At panonorin natin yun. Papakita rin namin sa inyo, huwag kayong magalala. Ito yung inaantay natin. At sana, hindi maging masyadong maulap para makita talaga natin yung sunset. Di ba, Mami? Ito ang itsura namin kapag kagabi dito sa EDNAS Campsite and Beach Resort. And ito lang yung ilaw na ginagamit namin. Yung binili namin sa SM, yan yung Firefly na emergency lamp and at the same time flashlight din. So kahit na emergency lamp siya, nagagawa naman yung function niya na ilawan kami. And according to the specifications, mga 8 hours ang itatagal niyan. And then doon din sa loob ng aming tent, meron din kaming maliit na parang emergency lamp din. 8 hours din ang itatagal. So pagdating ng umaga o madaling araw, wala na siyang charge. Pero ang kagandahan dito sa lugar na to, eh napapalibutan naman ito ng mga ilaw. Ayan o, dami. Nakasabit sa puno at yung lugar namin eh natatapatan ng mga ilaw. Kaya walang dapat ipag-alala pagkagabi dahil well-lit naman yung campsite na ito at siguradong safe naman. At paminsan-minsan merong mga umiikot dito na mga security personnel to check of course doon sa mga campers and syempre doon na rin sa lugar dahil maraming kaming kapitbahay dito. Ayun, yun nandun sa bandang dulo. Tapos meron din kaming kapitbahay doon. Medyo malayo ng konti. Wala kaming talagang katabi mismo. Kami lang ang nandito sa area na ito. Na. And yung itsura ko, pagkagabi, ganito. Medyo madilim, syempre. Pero okay pa rin. Maganda talaga dito sa EDNA so far. So titingnan natin bukas kapag nag-high tide at pwede na tayong mag-swimming. Che-check natin kung gaano kaganda yung swimming naman, yung beach naman ang i-check natin. Alright?
Time check natin ay 6:30 a.m. at nagluluto ng almusal si Mrs. dahil ito yung nahulog pa yung sausage na niluluto niya. Ayun, kinain ng buhangin yung sausage na niluluto niya. Ayan, so maganda yung umaga dito. Hindi maulan, hindi maulap. So kasi sikat lang ng araw halos at syempre mag-a-activity kami mamaya as promised. Ito yung kalagayan ng beach ngayon. Medyo ano siya, high tide na ngayon eh. Pero hindi pa siya ganun kataas. Pero pwede nang pag-swimmingan, hindi katulad nung kahapon na inabutan natin na low tide. So ito, high tide na siya. Ayan, hanggang dito na yung tubig. At maya-maya daw, halos sa abot yan doon sa ano namin. Hindi naman naabot doon sa tent. Pero yung splash niya, eh pwedeng abutin yung tent namin. So, sabi ko nga maganda itong campsite na to dahil hindi lang siya campsite, pwede rin siyang beach or beach siya talaga. No? So, pwedeng pag-swimmingan, ibig sabihin. Okay? Yes! Tupad na yung pangarap ng sirena. Makapunta sa kanyang natural habitat. Medyo malalim na rito. Dito pa lang, sa may pangpang, nasa binti ko na yung tubig. High tide na kasi ngayon eh, pero hindi pa masyadong mataas. Mamayang mga 10 o'clock, aabot pa yan hanggang dun. Ayan, so medyo pumupunta na ron at yung chinelas ni Commissioner ay tinatangay na. Dito tayo mag-iihaw mamaya pagka iihawin na natin yung pang-lunch natin. Tapos nandito rin yung kanilang lababo at si Commissioner ay maghuhugas ng pinagkainan. Kamusta, Commissioner? Malakas ba ang tubig? Malakas naman. Malakas naman yung tubig. May baon din kaming sabon. At saka syempre magtututbrush kami. Kaya maganda yung facility nila dito. Meron pa doon na mga lababo. So marami. Maraming pwedeng gumamit. At one time, siguro pinaghahandaan nila kapag peak season. At saka mayroong mga laruan pa rito, nananawagan ako sa may-ari nito. Kagabi pa ito, baka may nakaiwan, pakibalikan na lang po rito. At napakarami rin ang mga kahoy dito na ginagamit para sa bonfire. So ito yung panggatong nila kapag nag-bonfire. Ang bonfire dito, syempre meron ding bayad, no? 500 pesos ang bonfire. At hindi ka pwedeng mag-bonfire kung saan-saan dito. So merong designated na area kung saan pwede kayo mag-bonfire. Katulad nito. Ayan. So dito nilalagay yung panggatong. Pagkatapos, dito kayo magsisilab nung kahoy ninyo. And syempre, nakapaikot kayo dito sa mga upuan na to. Ayan. So sa gabi, syempre, maganda yung bonfire. Maganda ito, masaya ito pagka marami at saka nagkakakwentuhan yung mga magkakaibigan. I-cherish yung mga pinagsamahan ninyo. Yan. Kung gusto nyo mag-bonfire, yan, pwede kayo dito. Kompleto na yung gamit natin na pang-ihaw kaya gagawin ko na ngayon yung favorite na gawin ko kapag may outing, yung pag-iihaw. Kasi yan daw yung gawain ng mga matatanda. At yan, matanda na rin tayo. Ito yung gagawin natin. At ito yung kanilang ihawan. Napakahaba. At maraming pwede mag-ihaw dito. Dito yung designated na ihawan dito sa Ednas. Yan. At may nakapag-ihaw na rin dito. Galing lang namin doon sa Ednas Beach Resort at saka campsite. At certainly nag-enjoy kami. Nandito pa nga yung aming tawag dito? Wristband na nanggaling doon. Pero ang i-discuss natin kung ano yung mga nagustuhan namin at saka yung mga hindi namin masyadong nagustuhan doon sa resort or doon sa campsite. So number one na nagustuhan namin ay yung mismong lugar. Definitely maganda siya.
Number two na nagustuhan namin ay yung mga staff. So, very accommodating, magagalang sila, at saka matulungin. In fact, nag-a-anticipate na nga sila kung ano yung magiging problema namin at nandun na sila kaagad kapag ka nangailangan kayo ng tulong. And number three ay yung kanilang amenities. So, kompleto. Yung common CR, malinis, well-maintained. And yung mga shower rooms nila, meron din silang mga malinis na lababo at saka may designated din na ihawan. Yan. And yung panghuli ay yung safety. Napaka-safe nung lugar, gated siya, at saka actually nagising ako ng alauna ng madaling araw at sumilip ako outside ng tent. Meron pa akong nakita na security personnel na umiikot just to make sure na talagang safe yung lugar. At sa gabi, maliwanag siya. Yun yung mga nagustuhan namin. At ano naman yung hindi namin masyadong nagustuhan? Actually, tingin ko hindi naman kasalanan ng EDNAS yun eh. Kasi number one, hindi ka pwedeng maligo doon sa beach anytime mo gusto. Dahil merong high tide, merong low tide. Usually sa umaga, high tide siya, pwede kang maligo. Pero kapag bandang hapon na low tide, hindi ka na makakaligo doon. Pero ang good news, pwede kang maglaro doon sa beach. Pwede kayong mag-frisbee at kung ano-ano pa na pwede nyo gawin. So hindi naman kasalanan niya na yun, ni EDNAS. And ang isa pa, yung liguan doon ay, o yung dagat, medyo marami siyang seagrass. Kaya kapag ka low tide or pa-low tide na siya, medyo makakapanan ng paa mo yung mga seagrass at hindi ka masyado makakaliga. In fact, medyo yung iba lumulutang kasama mo kapag ka naligo ka. Pero kung magagawan siguro ng paraan yun, I don't know if EDNAS can do something about it. Ewan ko kung pwede nilang alisin yun o linisin yun, much better. Pero okay lang din yun dahil ang talagang pinunta namin doon ay camping. Hindi naman talaga yung beach. Pero kung beach yung titignan, yun yung magiging problema. Pero yung campsite is maganda. Wala akong masasabi doon sa campsite kasi ang feeling mo, para ka talagang nasa probinsya na nagtayo ka lang ng tent doon sa loob at doon sa loob ng campsite at mahangin at maaliwalas talaga yung lugar. So sa campsite, perfect siya. Yung beach lang is a bonus na hindi masyadong maganda na kasingganda ng Boracay kung yun ang magiging standard mo, yung Boracay. Magkano naman ang total na nagastos namin? 1,700 lahat ng binayaran namin. Number one, ang binayaran namin yung entrance fee, 350 each. So, dalawa kami doon. So, that is already 700. Pangalawa, yung car camp with tent, that is 500. Pero may additional ka na 300 kung gusto mong mag-park kasama nung tent mo. So, 800 lahat yon, plus nag-add kami ng 200 para doon sa electricity. So, binigyan nila kami ng extension cord para magkaroon kami ng electricity. At very helpful yon dahil kailangan namin mag-charge ng mga devices namin sa gabi at nakatulong sa amin yon. So, in total, 1,700 lahat. So, ang tanong, babalik ba kami doon sa EDNAS? Ang sagot? Definitely, babalik kami sa EDNAS, pero this time, isasama namin yung mga kids namin. Kaya siguro mas maganda mapuntahan nyo rin yon at makita nyo kung gaano siya talaga kaganda at gaano kasulit kapag kayo ay magka-camping doon at may bonus pa kayo na pwede kayong maligo sa dagat on their beach.